Isang samurai na mandirigma, candidate for sainthood. Totoo nga ba ito? Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Alam nyo ba, noong 16th century, merong isang samurai na namatay sa Catholic faith. At itong samurai na to was beatified on February 2017. At isa siya sa siyam na candidate for sainthood. Imagine that, palakpakan naman dyan. At ang pangalan nito ay si Takayama Ukon. At pinanganak siya in 1552 sa Japan. Nung mga panahon na pinanganak siya, dun unang dumating ang Jesuit missionaries sa Japan. And by that time, Takayama was 12 years old and his father already converted in Catholicism. At pati yung anak niya na si Takayama. At si Takayama, nabaptize siya as Justo by the Jesuit father, Gaspare de Laila. Alam nyo, si Takayama, napakataas ng posisyon niya sa society noong mga panahon na yon. Siya ay isang daimyo, okay? At pag isa kang daimyo, ang dami mong benefit sa Japan noong mga panahon na yon, like owning a grand estates and raising vast armies. Talagang nirerespeto ang mga daimyo noong mga panahon na yon at kinatatakutan. At bilang isang Catholic, si Takayama, ginamit niya tong kapangyarihan niya to para protektahan ang mga missionary doon sa Japan, yung mga Jesuit missionary na nag-expand sa Japan at yung mga iba pang mga Kristiyano. At dahil din doon sa kapangyarihan niyang yun, ginamit niya to para mang-influence ng mga maraming Japanese para mag-convert sila ng Catholicism. Alam mo, nung panahon na dumating ang persecution sa Japan, at ito ay under Chancellor Toyotomi Hideyoshi in 1587, maraming mga newly converted Catholic ang umalis sa kanilang belief sa Catholicism. Umalis sila because of persecution ng Chancellor nung panahon na yon. But iba sila Takayama. Instead na dinenay nila ang kanilang Catholic faith, siya at pati ang kanyang tatay, umalis sila sa posisyon nila sa society as daimyo at pinili nila yung mahirap na buhay. Ikaw, kaya mo bang pagpalit ang position mo, ang pera mo para sa pananampalataya mo? Pero si Takayama at ang kanyang tatay, ginawa yun. Alam nyo, maraming mga kaibigan nila sa society ang nag-persuade kay Takayama na iwanan mo na ang Katoliko, iwanan mo na yan. Bakit mo ipagpapalit ang Catholicism sa maganda mong posisyon dito sa society? Pero hindi eh. He remains strong and firm in his Catholic belief. Alam mo, sobrang nakakahanga ang ginawa ni Takayama. Alam mo, sabi ni Father Anton Witter, isa siyang general postular of the Society of Jesus, sinabi niya to sa CNA noong year 2014. Takayama did want to fight against other Christian and this led him to live a poor life. Because when a samurai does not obey his chief, he loses everything he has. Alam nyo, 10 years past, itong chancellor nung mga panahon na yon, mas naging fierce siya in his persecution against all the Christian in Japan. Mas lalo siyang naging mahigpit. Alam mo kung anong ginawa niya? Pinakrucify niya yung 26 Catholics in year 1614. At nung time na yon, Christianity was completely banned in Japan. At dahil doon sa pangyayari na yon, dahil mas lalong humigpit at mas naging lumala yung persecution nun sa Japan, napilitan si Takayama na umalis na sa Japan. He was exiled with other 300 Catholic. So alam mo kung saan sila napunta? Saan sila pumunta? Dito lang naman sa Pilipinas. Imagine that. Alam mo, sabi nila nung pumunta daw dito si Takayama, sobrang lumalim pa ang Catholic faith niya at mas nakilala si Takayama dito sa Pilipinas at talagang nabilib ang mga Pilipino sa pananampalataya niya bilang isang Katoliko. Pero halos sandali lang siya namuhay dito because of his illness, namatay din siya kagad. And Takayama died on February 3, 1615. Sobrang nakaka-amaze at nakaka-believe yung naging storya ni Takayama.
Alam nyo, in 2013, Japanese Bishops Conference, nag-submit sila ng sobrang haba na 400-page na application for beatification of Takayama to the congregation for the causes of saints. Kaya nung January 22, 2016, Takayama's advancement in the cause for canonization was further promulgated when Pope Francis approved his decree of martyrdom. At sabi ni Father Witter, since Takayama died in exile because of the weaknesses caused by the maltreatments he suffered in his homeland, the process where beatification is that of a martyr. Dagdag pa niya, Takayama's life exemplifies the Christian example of a great fidelity to the Christian vocation, persevering despite all difficulties. Yung story ni Takayama na okay na siya as daimyo, di ba? Okay na siya as daimyo. Sikat siyang samurai at talagang magiting siyang mandirigma. May prinsipyo, may integridad. Despite ng lahat ng yon, inuuna pa rin talaga niya ang Diyos. Ang naging ano niya, ang naging master niya, hindi yung position niya, hindi yung fame, hindi yung power, kundi ang Diyos. Diba? Sobrang na in love siya sa Catholicism. Diba? Parang ang hirap imagine nun na isang samurai, diba? Na mandirigma, pero sobrang mahal niya ang Catholic faith. At lalo na sa Japan, bihira ang Catholicism doon. Imagine that, di ba? Kasi iba yung religion talaga nila doon . Pero dahil dito sa katapangan na ginawa ni Takayama, kaya siya candidate ngayon for sainthood. At dito sa Pilipinas, tinanggap natin siya at sobrang nakaka-proud na naging parte tayo ng kanyang journey towards sainthood. At I'm sure, di ba, marami siyang mga Pilipino ang na-evangelize, marami siyang Pilipino ang na-inspire, di ba, para ma-convert din ng Catholicism. Kaya alam nyo, itong buhay ni Takayama, tinuturuan tayo nito na hindi ang fame, hindi ang pera, hindi ang power ang makakapag-satisfy sa atin, ang makakapagpasaya sa atin. Si Lord lang talaga ang kayang kumumpleto ng anumang kulang sa atin. Si Lord lang talaga ang dapat nating unahin sa lahat ng bagay, di ba? Parang seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Kung darating ka din sa persecution para ipagpalit ang faith mo versus fame or power or a career, syempre alam mo na kung ano unahin mo, di ba? Seek the blesser, di ba? Not the blessing. Unahin mo ang nagbibigay ng blessing. Kasi bakit? Pag inuna mo siya, hindi ka niya pababayaan. At lagi siyang nandyan sa'yo. At yun ang nangyari kay Takayama. I hope na na-bless at na-inspire ka sa story ni Takayama. Pwede ka bang mag-comment sa video section ano yung nag-struck sa'yo sa storya ni Takayama. At after ng vlog na to, pwede mong i-check yung iba ko pang vlog sa may video section ng aking channel. So, thank you. God bless. So, that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to. At mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So, this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.